Hello mga Mars! In this video, isishare ko sa inyo yung project na talaga naman pong sumubok sa aming lakas. Napakalaking challenge po nito sa amin. Ito yung pinapatayo naming bagong bahay na nabiti ng husto dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Bago po ang lahat, ito po ang This Woman's Work Channel at ako po si Ven. Isa akong dating employee na nag-retire ng maaga noong 2019. Sa pamamagitan ng channel na to, gusto kong i-share sa inyo ang lifestyle challenges ng isang retiree sa Pilipinas. So everyone, welcome to my channel. Huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe at i-like o mag-comment sa video ito. Mga Mars, bigyan ko lang kayo ng maiksing background tungkol sa property na to. Noong 2014, may nabili kaming property somewhere sa South Luzon. Sa bangko namin yan nabili. Foreclosed property siya at murang-mura pa siya noong mga panahon na yon. So that was 2014. Fast forward to 2019. Remember dun sa isa kong video, lalagay ko yung link dyan sa video na yan after this one. Ito yung taon kung kailan ako nag-retire sa trabaho. May nakuha naman akong retirement package na pero syempre, ang plano namin was to save that money para sa pagpapatayo ng business at iba pang gastusin sa araw-araw. Yung husband ko naman is working abroad at siya naman yung in charge sa pagbabayad ng lote at saka napag-usapan namin sa pagpapatayo ng bahay among other things. Yun po yung arrangement namin. Yang nakikita po ninyo sa screen ninyo, yan po yung approved plan ng bahay. Inumpisahan po yung bahay noong July 2019 and based dun sa plano, supposedly matatapos siya in 6 to 8 months. Alam naman po ninyo yung mga contractor, laging maganda yung kanilang forecast kapag nagpo-propose. Well anyway, yung first 6 months, maganda naman ang progress ng pagpapatayo, in fairness. On track kami. But then, unexpected things happened in 2020. Una, yung pagputok ng Taal Volcano noong January. Affected yung area kung saan kami nagpapatayo ng bahay. So wala kaming nagawa kundi patigil yung construction. I think mga 1 month din yun natigil. Then nung itutuloy na yung construction, bigla namang kumalat yung balita tungkol sa COVID hanggang sa nag-lockdown na nga noong March 2020. Tigil na naman yung pagpapagawa namin. Ang tagal na tenga ng bahay, nabiti ng husto. So from March 2020, I think nag-resume kami ulit mga October 2020. Kaso mo, si contractor namin hindi na tinutukan yung pagpapagawa. Siguro natatakot din siya sa COVID, I don't know. Mga Mars, pinabayaan niya yung mga trabahador. So by this time, loob na yung inaayos nila, tapos na yung structure. Dahil sa hindi tinutukan ni contractor yung mga trabahador niya, hindi inayos ng workers yung trabaho nila sa loob. Nagtamad-tamaran sila lahat. And yet kami, nagbabayad kami on schedule sa contractor. Ang husband ko hindi makauwi noon sa Pilipinas kasi nga lahat lockdown. Ako rin hindi naman makapunta sa site dahil nga sa umiiwas sa COVID. So maasa lang kami nun sa contractor, sa feedback niya na siya yung tututok doon sa bahay. By April 2021, nabayaran na namin ang buo yung contractor and yet yung bahay hindi pa matapos-tapos.
Nangangatwi rin siya na nagtaasan daw ang presyo ng mga materyales, ng supplies after the lockdown. Nangihingi na naman siya ng additional more than 1 million pesos para daw matapos yung ginagawa. Dahil sa nawalan na kami ng tiwala sa kanya, napagdesisyon na naming mag-asawa na wag na lang ipatuloy sa kanila at humanap na lang ng iba. Kasi ano ang assurance namin na matatapos niya kahit magdagdag pa kami ng 1 million sa kanya? Hindi na nga kami happy sa quality na pinapakita nila, itutuloy pa ba namin yun? So anong assurance na mag-i-improve? So in other words, hindi na kami pumayag. Pero naubos na yung original budget kasi nga naibigay na lahat kay contractor. Plus nagalaw na rin namin yung ibang pera sa retirement account ko dahil nga dyan sa bahay. And yet hindi pa rin tapos, natigil na naman yung pagpapagawa namin kasi nga wala nang budget. Nitong 2022, nag-apply kami ng panibagong loan para maituloy na yung construction. Awa ng Diyos na approve naman ng loan, kaya nakapag-resume kami noong October 2022. Pero ang isang panibagong challenge is yung paghahanap ng matinong contractor. My goodness Mars, sakit sa ulo talaga yan. Ako wala ng tiwala sa kapwa-taong pag-hire ng contractor. To make a long story short, finally may dumating na isang matino at ngayon sila yung tumatapos sa bahay namin. Nag-umpisa sila noong November 2022 at sa ngayon, awa ng Diyos, mukhang matatapos na kami this week. Lagpas na kami ulit sa budget. Buti na lang may angel investor kami na dumating. Hulog sila ng langit. Thank you very much. Malamang hindi na kami makakabili ng mga bagong furniture kasi nga yung budget namin napunta na lahat sa pag-finish ng bahay. Okay lang since most of our furnitures ay maayos pa naman.
mga Mars, ito mga pinapakita ko sa inyo ngayon, snippets lang ng bahay. So stay tuned sa final house tour na gagawin natin pag natapos na talaga. At din doon sa kwento ng paglipat namin. Again, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, i-like o mag-comment sa video ito. Bye for now, take care, and see you next time. And thanks for watching. Bye!